Hi guys! Good morning! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So this is Aster Pajadora, Tenderang Dabawan. Yeah, so today's videos guys. So, but before tayo mag-start, so kumusta tayong lahat dyan? I hope na sa mabuting kalagayan tayo and we're all in good health. So time check tayo guys. It's 11:27 in the morning na. So ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon is meron tayong ano guys, new viewers at saka there's a question dun sa ating comment section, nakita ko doon. So matagal na yun, sorry po ma'am na matagal ako hindi na lang ako nag-reply doon kasi hindi ko alam kung saan ako mag-start, paano ko sasagutin. Kasi yun na nga, yun sa akin kasi dito is, yun sa tindahan natin, dati kasi is maliit lang to na tindahan and hindi ko inasahan nagkaganito na yung tindahan natin. Pero yun na nga, pag start lang dito is kung sa Bisaya pa lamas-lamas na yung ating mga paninda natin, then dumating sa point na ganito na yung hitsura ng ating tindahan at saka ano lang yung laman nito at saka yung parking space. So inayos ko at saka ginawa ko siyang tindahan para medyo mag-expand konti to na tindahan yung space natin. E ngayon the question is siguro maybe nanonood siya sa ating mga past videos, past vlog natin. So nag-isip din siguro siya, nalaman niya kung magkano yung rent natin doon, tapos kung ano yung mga story, baka nanood siya. Then there's the question there is malaki daw yung renta natin. Tapos the question is, kumita pa ba tayo daw sa ganitong situation? Ayan. Basahin ko yun para maayos. Manood siya. The next is, alam mo na to ma'am kung ikaw yung ano. Ito yung sagot ko. Ayoko lang mag-post. Ganon. So the question is, mahal naman ng renta mo. Yun ang nasa comment section na nabasa ko. Matagal ko na to nabasa kasi lang hindi ko lang na-replyan. Sorry po ma'am ha. Yan, mahal naman ng renta mo. Paano ka kumita niyan? Sabi niya. Proceed lang tayo yung sa isa lang. So mahal naman ng renta mo. Paano ka kumita niyan? So sabi niyang ganyan. So paano ba to sasagutin guys? mahal talaga yung renta dito guys. Kasi 7,500, tapos hindi kasali yung light at saka yung water natin. Yan, tapos ngayon, ito lang yung tindahan natin. Sa akin kasi guys, sa akin kasi ma'am, dati kasi hindi planado na magtindahan ako, ganyan. Ang sa akin lang kasi wala na akong work, so kailangan natin na may piso-piso tayo everyday kasi wala na tayong work. So, at saka hindi ko, parang ano lang talaga ba, sa akin lang, gusto nyo kanyang magtinda, at saka wala akong record, may ano ako dati, yung listahan apps ba yun? Ganon, tapos nag-stop ako kasi yun na, ginalaw natin yung kita ng ating tindahan. So, yun. The question ngayon is, kumita pa ba yung tindahan natin? Sure ka tayo, be. Kumita siya man, pero hindi ako makasabi na hindi siya kumita. Kasi pag hindi siya kumita, so maybe it's going to close tayo yung tindahan natin. Pero sa akin lang kasi, kumita siya pero hindi kalakihan. Meron siguro konti lang kasi napupunta doon sa renta. Kasi isipin natin ha, magkano lang yung ano natin, yung kita natin every item, tapos every month isipin nyo 7,500, tapos hindi kasali yung ilaw at saka water dyan. So malaki talaga yung expenses natin ano, pero ang sagot ko dyan is kumita siya pero konti lang, maliit lang, konti lang kumita siya. Kasi pag hindi kumita, doon natin ma-observe na hindi na tayo mamili or ilang piraso na lang yung natira, ganyan. Kung hindi ko lang siguro ginalaw yung pera, hindi ko ginalaw yung parang
kung ano lang yung income ng tindahan, dyan lang yan siya. So, kung, at saka kung hindi lang ako napunta sa hospital, at saka hindi ko na-share yung blessing natin, kung ano yung nasa akin na, kasi kung sino yung manonood ng aking mga past vlog, siguro alam nyo konti yung storya ng aking about sa may sari-sari store na tayo. So, yun, talagang makasabi ako ng laki ng naitulong ng yung tindahan natin, kasi dati wala akong tindahan. So, kung I observe na yung may work pa ako at saka wala na tayong work, may sari-sari store, so makasabi talaga tayo na malaki yung improvement from very difficult situation until now. So makasabi talaga tayo na kumita yung tindahan natin, pero hindi masyado malaki kasi ginalaw ko na yung kita ng tindahan, ginalaw ko yung pera ng tindahan. Number one doon is yung hospital tayo, yung pandemic time, so hindi tayo pwede sa mga public kasi takot ako. Alam naman natin, hindi lahat na tao na open-minded, kasi nasa isip ko dati, baka pupunta ako doon sa public, hindi tayo madali ma-entertain kasi maraming pasyente doon. So, doon tayo napunta sa private. So, alam na natin na pag private, malaki talaga yung babayaran natin. Isipin nyo, appendicitis lang yan. Pero pumutok na siya. Ayan. So, yung natin doon, nagastos natin is, basta yung total bill namin is 200. Malapit na siya, basta malapit na siya 230,000. Basta yung exist lang namin is 100 plus na lang para 130,000. Yun ang aming nabayaran doon. So, at saka yun siya, lahat yun pera ng tinago-tago ko, ipon-ipon ko ng start na nag-work tayo. Start na mayroon tayong tindahan. Ayan. Yung then the other is yung pinakatago-tago ko talaga na pera na walang talagang nakaalam-alam doon na tinatago ko. Ayan. Tapos, hindi. Wala na tayong choice. Alangan mangutang tayo. So, kukunin natin yun. At kukunin kung ano yung mga tinatago natin para hindi tayo mangutang. Kasi mahirap paglalapit tayo, manghiram, tapos alangan naman sila, meron ding mga needs, tapos tayo manghiram, ialangan naman tayo yung unahin, diba? So, yun, ginamit natin yung pera ng tindahan, then, meron sana akong plano doon sa pera na yun, tapos nainis ako kasi napunta lang sa hospital, kaya yun sabi ko, i-share natin. So, yun, doon ang start. So, sino yung pumunta dito? Bigyan, tapos kung ano yung problema dun sa amin, hindi talaga, kasi nasa isip ko kasi yung last na mahirap masyado yung situation ko, so yung both parents namin ang karamay namin, kaya yun, stop na tayo, ang haba-haba na explanation, then ang late-late lang ng question is kumita pa ba yung tindahan natin kasi malaki yung renta natin. So ang sagot doon is yes po, kumita pa siya pero maliit lang, kasi until now, andito pa naman kami. So, kunti na lang kasi at saka dati punong-puno yung tindahan natin. Pero ngayon, medyo kunti na lang. At saka, meron na talagang time na maubusan tayo. Ayan. At alam naman talaga natin, pag small sari-sari store, kung gusto natin na stay yung ating mga customer sa atin, dapat hindi tayo maubusan ng stocks. Dapat meron at meron tayo at dandahan natin i-kompleto yung ating mga stocks. So, kung ano yung kailangan ng customer, dapat maibigay natin. So, yun ang ating topic for today's vlog. About sa kumikita pa ba yung tindahan ni Pajadura Store. So, ayan. So, proudly say, kumikita siya kasi in one week, makapamili pa naman tayo at saka stay pa rin tayo dito. Nakabayad pa tayo ng renta, light and water. Ayan. So, ngayon, ito yung ating matagal na to na tagal-tagal ko na gusto kong sagutin, pero ayoko kasi baka yung maano ko doon. So, ito na lang yun. I-vlog na lang natin para kung sino yung makapanood, alam ma'am kung makapanood ka nito. So, ito na yung sagot natin.
ito na yung sagot ko about sa tanong nyo po, kumita pa ba yung tindahan natin. So, from Lisay, kumita pa siya kahit ano siya, kunti lang, hindi malaki, hindi kalakihan yung ano, kita doon kasi malaki talaga yung renta natin. So, ayan, hanggang dito na lang siguro, guys. So, ano ba, mag-shoutout tayo. Ayan, mag-shoutout tayo ngayon. So, mega shoutout kay Ma'am Jopay Inggang Channel. Yun na ma'am, yung ating ano ngayon, yung Joy Ice Cream. Kasi yung sa akin, very close na sa loob ng tindahan, hindi talaga makita-kita dun sa labas. At saka, titingnan natin ngayon yung ano, kuryente natin. I don't know, kasi nga, ang iniisip ko lang dati, hindi ko iniisip yung expenses about sa kuryente, ganito, ganyan. Ang sa akin ang talaga naka-focus na kailangan meron tayong Joy Ice Cream kasi makikita kung gustong-gusto ko may yung may ice cream tayo. Hindi ko iniisip yung about sa kuryente. Ayan. So, observe muna tayo kasi hindi pa tayo nakaabot ng 1 month. Pero darating na yung ano natin, coming na yung electric bill natin. So, titingnan natin kailan yan nag-start at saka magkano yung babayaran natin. Kasi yung last na ano natin, hindi nakaabot ng 1.4 yung bill natin sa kuryente. So, ayan, mega shoutout sa'yo, ma'am. Ayan, observe na lang tayo nito. So, then, next na naman is another shoutout po. So, thank you so much, ma'am, kay Yvette Rodriguez. Ayan. So, ayan, natupad na talaga yung ano ko na gusto ko magkaroon ng ice cream, guys. So, ito yung ano, yung nag-comment sa last vlog natin. So, ito yung i-shoutout natin, guys. At saka, kung sino pa yung gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo. So, i-shoutout natin sa next vlog. So, ayan. So, titingnan natin ito, Ma'am Yvette, sa ating, ano, sa bill ng ating kuryente. Alam naman natin lahat nagtaas na. So, ayan. At saka, hindi masyado makita sa labas. At saka, ilan lang yung mamili sa atin. So, yun. At saka, next na naman, mega shoutout kay Die Edge Vlog. So, daming flavors naman, sis. Daming pagpipilian. Yes. 10 pieces o 10 flavors yung andito sa akin, sis. Pero, marami talaga yan siya, sis. Pero, hindi ko alam yung pinakauna na dapat, ano, titingin tayo kung ano yung available na ano nila, tayo ang mamili kung ano yung ilagay natin, pero hinayaan ko sila sis na ano yung ibigay sa atin, pero yun, maraming flavors na hindi sellable. Ayan. So ngayon, another shout out also kay Phil, I'm living simply in Arizona. So shout out sa iyo, ma'am, thank you so much na nanood guys sa ating mga videos. Ayan, thank you so much. And then, ayan, maganda yan sis, may tindahan ice cream, mabenta din yan lalo nung tag-init. Yes po, may benta yan siya yung tag-init, lalo lang sa kaso lang sa atin, hindi na tag-init sis. At saka, yun na ang kuryente, always na yung ano natin, nakapokus na yung mind ko sa kuryente sis. Ayan. Yes po, may sana yung ano pa no, yung summer yung dumating yung ice cream natin, siguro mabenta pa talaga sana yun. Thank you so much again. Then, thank you sis. And then, the other one. So, ayan. So, shout out kay Ma'am Sally Doctolero. So, thank you so much, ma'am. So, ayan. Sana po, sellable yung ice cream natin. Kasi, ang kuryente natin, ma'am, ang kuryente, sana sellable lang. Kasi tapos na yung summer natin. So, diba? So, thank you so much, ma'am, sa pag-comment sa ating ano, at saka binigay nyo na time sa ating channel. So, thank you so much, ma'am. And sa lahat ng ano natin, so dandahan ko yung pupuntahan yung mga ano natin. Mag-visit din ako sa inyo. Okay. So, bye-bye. Thank you. Shout out also kay Kongno 2000. Ayan. Maraming salamat po sa pag-upload ng video na ito. Ayan, yun ang sabi niya. So, welcome po and thank you also sa binigay nyo na time sa aking channel. Ayan. Then, next is mega shoutout kay Cheryl Ferrer. Ayan. O, since may tina, yes po, meron na talaga kayong ice cream sis. Ayan. So, then, also, always talaga to si Ma'am Rona Takan. Hello po, ganda-ganda kasari. Daming ice cream here, pwede tikman. Yes po, takat. Sabihin talaga, no, parang malapit lang. Marami talaga. Tapos, yung anak ko palaging kumakain ito. Tapos, hindi talaga siya mabenta, sis. Tapos, ngayon, how many times na kumain yung anak ko? Parang nanibago ba na may ice cream? Ayan. And then, ayan.
Sabi ni Ma'am Jo, painggan channel 10 flavors lang man sa'yo. Daming flavors niya. Oo, maraming flavors talaga. Si Sakita ko yun. Pero hinayaan ko kasi wala talaga tayong alam. Yung pinaka na hinayaan ko lang sila kung ano yung i-drop sa akin. Hindi ko talaga alam yun. Dapat ako yung namili, di ba? Sige lang, hayaan natin. Next time na naman, ewan lang. Pero pag hindi talaga to sellable, tapos malaki yung babayaran natin sa kuryente, pull out ka talaga to. Kasi mahirap na. Diba? Tsaka talking about, malaki na yung renta natin. Tapos walang, hindi pa yung kasaling yung ano natin dito. Ewan lang. So, yun. Magdepende sa lugar, yes. Dito, ang harap ko, ano talaga. Pero may nauna nag ice cream. So, yun. At saka, nasa loob yung ice cream natin, sis. So, titingnan na lang natin. Observe na lang muna tayo kung magkano yung babayaran natin sa, ano nito. Sa, tawag nito? Sa kuryente. So, ayan, mag-shout out tayo, guys. So, ngayon, kasi how many, ano na, tagal-tagal ko lang hindi nakapag-vlog. Kasi, pag makapiright talaga ako yun. Parang makapakminaan ng... So, yun. Ito na yun. So, shout out kay... Mag-shout out tayo. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa lahat ng mga supportan nyo sa aking channel. So, mag-shout out tayo. So, mega shout out kay Memory Vlog, kay Mami Che Channel, MJOFW, kay Riv Bisdak, kay Genebet Mix TV, kay Seria Abante, kay Stephen Mangtun, kay Sally Doctolero, Rona Takan, Ebet Rodriguez, Cheryl Ferrer, Film Living and Living Simply in Arizona, Cheryl, shoutout also, so shoutout kay Rubia, 31 Vlogs, Helen Bosho, Nina Sari Sari Store, Kena 22 Vlogs, Malian Store, Roda Timoteo Ison, and Koya EJ, shout out Kuya, and kay Kongno 2000. So, thank you so much sa inyong lahat. So, kung sino yung hindi natin na shout out, so you can comment below para ma-shout out natin sa natin. So, kung sino yung gusto magpa-shoutout, so you can comment below para ma-shoutout natin sa next vlog. So, ayan. Thank you so much sa ganun. So, ito lang muna. Ito yung nabasa ko sa last na comment section natin. So, thank you so much, guys, sa lahat ng nanonood at saka sa incoming pa natin na viewers. So, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, please, paki-like and paki-subscribe na po and paki-click na po sa notification bell para updated tayo sa susunod natin na vlog. So, thank you so much sa mga kasari natin, sa lahat ng mga suporta nyo, and happy selling and more blessing to us. And see you next vlog! Bye-bye, mga kasari! Thank you, everyone!